Isang masayang araw po. Naghakot ulit tayo ng pinagtabasan ng one-ton wrapper galing pong Cabiao, Nueva Ecija. Wala pa po akong deliver kay Kaparmer, kaya tinakbo ko na rin muna yan. Nasaib na po ang ating one-ton wrapper trimmings. Kaya ang stock lang po natin ngayon ay, excuse me po, yan po yung ating mga dara. Ito naman po yung mga starter feeds. Hindi na po ako kumuha ng grower. Puro starter na po ang kinuha ko. 24 bags po yan. At bukas po ay yung ating starter na special premium naman ang aking hahakutin. So yan po. Lahat ng dala ko, istakin po muna dito. Tapos tsaka po namin titimbangin. Yan, may istak pa rin po tayo ng simento sa ating mga ginagawang pampakainan. At ito naman po ang ating apog para sa mga sinasabuyan po natin. So, kailangan na pala, hindi ako mag-stack ng apog. Anim na po ito, 20 po yung kinuha ko. Kaya nga lang, marami tayong area ng farm ni sinabugan po ng apog. So, yan po, tuloy ang pagdidiskarga niyan. Diyan lang po sa may unahan ng sasakyan para po hindi na kailangan sprayan, dumaan naman sa wheel bath. Ito pong paglalagyan natin ng mga aawatin ng mga galing sampalok, excuse me po, ay sinabugan na uli ng apog. Kaya po marami ang nagamit nating apog. Ito naman po yung hollow blocks na ating gagamitin sa paggawa po ng pakainan at painuman dito naman po sa ating sampalok area. So aayusin na po yung bakod. Tatandaan nyo po, may mga biik tayong nakasingit dun sa bakod natin sa gilid. So bago po namin tanggalin yung harang sa gitna, aayusin namin yung pakainan dito po sa may unahan. At maglalagay din po ng painuman ng biik. Ito naman pong ating paglalagyan ng mga awating biik ay nasabugan na po uli. Kaya po marami ang nagamit nating apog. So yan po. Ready na po yung ating painuman doon. At yung pakainan naman po dito sa unahan. So, lima na po ang ating magiging winning growing area. Excuse me po. So, ito pong magkakadugsong na ito ay apat sila. At ito nga po ang ating magiging panglima. So, semi-tour na po tayo ng farm. Hindi ko na puputulin ang aking pagkuha para yung pong mga bagong sumasama ay makita ang pag-ikot sa farm. So ito po yung dati nating growing area. Dito nga tayo namatayan. Yung pong tawid ng kamatsiling yon, ang pang-apat na kulungan. Ito po yung pangatlo. Ito po yung pangalawa kung saan nakalagay ang ating 30 heads. At ay baligtad po. Ito po yung pangalawa kung saan nakalagay yung ating mas matandang litsunin na dati po ay 48. 43 po ngayon yun. At ito naman yung ating unang kulungan na pinaglagyan natin ng mga bagong awat na 30 heads. Tapos po, yun ang area ng rabbit tree na bumabawas na rin po tayo at ginagawa nating alagaan ng mga baboy. Dito naman po ako nagpa-process ng aking mga ginagawang probiotic. Shaded po,
dun sa ibabaw ng chest freezer po ako nagtatrabaho para medyo mataas. Gawa nung ilamesa ko ay medyo mababa. Hirap po ako sa pagyuko. Yan. Pasok po tayo dito sa rabbit tree muna bago tayo umikot sa ibang area. Si Kayfo ay naglandi na. Standing heat siya. Maliit po yung barakong kasama niya. Yung galing po natin ng Candelaria, Quezon. Hindi po makasampa. Kaya ipinalabas ko. Ayan po si Kay. Kinulong muna nila. Dahil nung gumagala po siya dito, ay nagtalo na naman yung ating mga bulugan na Pampanga native. So hindi po pwedeng pakastahan si Kay sa mga Pampanga native natin. Kaya po kay Mario ko siya pinakastahan kanina. Bumiyahe po ako, hindi na napakita yung pagkasta. Pero yan lang po si Mario. So mamaya po, ilalapit uli si Kay dito. Nabubuksan naman po yung bakod. Itatawid po namin si Mario para makakasta pa uli. So, tapos po nun, ay ibabalik na namin si Kay doon sa dati niyang kulungan dito po sa likod ng rabbit tree. So, nandito po ngayon ay yung isa nating buluganin, yung itim po, na galing ng Candelaria. Pinagsama ko po yung magkapatid. Kaninang umaga po ay nag-aaway, gawa nga po ng nag-standing hit na si Kay. Nagbababag po para kung sino siguro ang kakasta. Kaya pinaghiwalay na muna namin. Ang naiwan po dito ay yung itim na buluganin at yan pong ating dalawang Pampanga Native Cross QB na mga dumalaga naman. Yan pong mga yan ay kayang kastahan ng ating buluganin kasing size niya po yan, pareho po silang Mayborn. So yan pong nakadikit sa bakod ang ating bulugan, yung pong dalawang nakagitna ang ating mga dumalaga. Ito pong mga Pampanga native natin na cross QB na dumalaga ay hindi pa po naglalandi. Hindi pa po naman nag-aaway din yung ating dalawang bulugan na QB cross Pampanga native. Ay sorry po, yung dumalaga po natin dito pala ay QB cross Berkshire. So yan po sila. Ito po si Kay. Pakakastahan pa po ng minsan. Pagkatapos ibabalik na sa kanyang kulungan. Tiyaga ka muna dyan, ha? Diyan ka muna. Diyan ka muna. So, papunta po tayo sa likod ng farm. Yan. Ang kasunod pong pen natin ay itong mga matatanda nating inahin. Ito po yung ating consolidated pen. Ayun po si Mario. At ito pong kasunod ay yung pinaglagyan natin ng 16 na dumalaga na ito po ang original area ng consolidated pen. So, ang ginawa po namin ay hinuli nga yung batik na bulugan natin na QB Cross Berkshire at dito ko po muna siya ipinakulong. Dito natin ikinukulong si Rocco nung araw. So ayan po siya. At eto naman po ang ating mga dumalaga. Meron na po sigurong malapit maglandi sa mga ito kaya nakikipag-socialize po sila sa ating bulugan. Yun naman po ang naisip ko, kaya dito ko siya ilinagay para po ma-socialize na sila nitong 16 na dumalaga dito po sa ating bagong area. Pero ito po mga ito ay hindi talaga mag-i-stay rito. Gawa ng dapat po ay pinagpapahinga pa ang lupang ito, alternate po siya ng breeding pen natin na ito na nasa kabila. So ito pong dalawang pen na ito ay part ng consolidated pen.
Ito pong mga dumalaga natin ay dito mapupunta sa dati nating large breeding pen. Hindi pa lang po ready, kaya dito muna namin sila ilinagay. Ito po yung ating large breeding pen. Babakuran lang po namin itong may unahan. Gawa po ng kinalas nga natin yung mga mesh wire noon dyan. Gawa po ng hindi tayo sigurado kung makakapag-alaga pa tayo. Kaya nag-recycle po tayo ng mga gamit. So, ibabalik lang po namin yung mga mesh wire dito. May pakainan na po. May painuman na po dun sa likod. May paliguan na rin po dun sa pinakalikod niya. Ang mangyayari lang po rito na dagdag na gawain pa namin ay dito po sa may pintuan ay magbabakod pa po kami para po mahati itong ating large breeding pen. Ito po yung pintuan. Babakuran po namin yan papunta po doon sa may puno ng balete. So dalawang sides din po ang mangyayari sa kanya. Yun po, nawasak na yung ating shed doon sa likuran. Magtatayo po tayo ng mga bagong sheds nila. Itong side pong ito, meron tayong pakainan na, pero kailangan pa po namin magtayo ng inuman doon sa may likuran. Kaya ito pong side na ito, ang una nating gagamitin. Tapos po, ang magiging procedure natin noon, pag ang side na ito ay may laman, yung pong kinalalagyan ng ating mga dumalaga ang magiging bakante, yung kabila po, kung nasa ng mga matanda nating inahin, ang gagamitin. Para po may buffer, at the same time po, nagpapahinga ang lupa. Pag po tumawid dyan, kung nasa ng ating mga dumalaga ngayon, yung mga nakakulong naman po dito, ay itong side na ito, ang aming gagamitin. Ganyan po ang ating plano para makapagpahinga ang lupa dito sa ating farm. Ito lang pong second breeding pen ang hindi pa namin naiayos ng ganon. Gawa ng madalian po yung gawa namin noon dito, kaya naparami po ang ating mga inahin. 36 po kasi ang naipasok na 38 po actually. Ang naipasok naming dumalaga. May mga namatay po tayong dalawang dumalaga noon na buntis na. Hindi po ako sigurado kung kasama pa rin sa effect ng ASF yung dahilan ng kanilang pagkamatay. Yan po, nilinisan na rin namin ito. Gagawa pa po tayo ng dalawang winning growing cages sa areang ito. Para po yung ating mga winning cages din ay nakakapagpahinga. So yan po, nandito po yung ating mga nanganak na at mga buntis na inahin. Kasama po ang ating board dito sa likod na si Rocco. Yan po si Rocco, nakarinig ng boses, natakbo pa palapit. Ayan po ang ating boar, si Rocco. So ito pong mga kasamahan niya dito ay nakapanganak, nagpapadede, at mga buntis. Yung pong mga malapit ng umanak at nakaanak na ay nandito po sa ating extension area. Itawid po namin na una dito si Tanso. Gawa po ng parang hirap na hirap siyang lumakad sa bigat ng kanyang tiyan. At nagbuntis na nga po. Nakapanganak na po si Tanso. Ayun po yung inahin na umanak doon sa ating original area. Apat po ang kanyang biik. Tapos po, naitawid natin dito. Ayan po si Tanso. Ayan po ang kanyang mga babies.
Ito naman po si Tita Puti. Te. Kikitita ka pa rin, te. Yan, si Tansu po noon ay 8 ang anak, 2 lang ang nabuhay. Parang hindi po siya nagkagatas noon ng maayos. So ngayon po, ayan, 8 sila. 8 pa rin po ang buhay. Palit lang po ako ng footwear. Patayin ko sandali. Papasok po tayo sa loob. So, ayan po si Tanso at ang kanyang mga biik. Ayan po si Tita Puti. Ito po yung inahin na 4 ang biik niya. Dito po siya naglalagi sa medyo basa ang lupa. Siguro po ay malamig at mas maginhawa. Tapos dito naman po ay yung iba nating mga umanak. Itong inahin na po ito, kung matatandaan nyo po noong nakaraan, ay may isa tayong inahin na iwinalay gawa po nung nagpapadede po siya ay namilay po yung kanyang hind legs. So tinurukan po natin ng 100cc yon, hindi naman po minsanin yon. 10 to 15cc po ang turok ko every day hanggang maubos yung 100cc nung DCM. So after maubos naman po yon ay nakatayo siya, naglakad-lakad po. At ayan, nakapagbuntis at nanganak po uli. So yan po yung ating inahin na namilay nung nagpapadede siya. Nangyayari daw po yun kung minsan nagkaka-calcium depletion. Kaya po humihina ang buto ng inahin. So yun pong pag naman naturukan na daw, okay na yon. Tapos po, lagi naman ang available naman po ang ibang minerals dahil sa lupa sila. Hindi na po isinadjust sa akin na kailangan pang magbigay ng calcium supplement. So ito naman po ay walang calcium supplement. Pero yan po, maayos ang kanyang lagay at 8 po yata yung kanyang mga biik. Ito naman pong dalawa, sabay umanak, magkatabi pong umanak dito sa areyang ito. Kaya hindi po kami sigurado kung kanino yung 12 buhay na biik. Karamihan po siguro nung may spots ay kay batik. Parang si Tansu po na sa 8 biik niya ay 6 ang may batik-batik. So, ito po ay 13, hindi pala 12. Alam ko po 13 ito nung binilang ko. Tapos po, may 2 daw na namatay. So, 15 daw po original ito. Sabi ni Lito, may nakuha siyang 2 patay. Pero, magkatabi na nga pong umanak dito sa areyang ito. Kaya, hindi kami sure kung kanino ang mga biik. Palitan po kung dumede ang mga biik. Dito naman po sa may likuran, umanak na rin si Pula. Baliktanaw po uli, si Pula noon ay basta lumiit lang po ang tiyan, wala na kaming nakitang diik. Pero napakabait niya pong magpadede, lahat po ng nalapit na biik sa kanya ay kanyang pinadedede. So, yan po, umanak na siya ngayon, dito po nagpwesto sa may gate na tawiran. Ayan po siya. Hindi po masyadong kita kung ilan yung biik niya doon. Pero ang sabi po ni Lito, either 8 or 9 daw po ang piglets ni Pula ngayon. So yan po ang ating update sa mga alaga natin dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.